Pwede pong makinig itong dalawang ito sa Bureau of Customs dahil para po sa inyo to. Excuse me. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Pwede ba kayong makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Senator Robin Padilla, pinaulanan ng sermon ang mga taga Bureau of Customs. Di ba kayo nahiya? Agricultural country tayo, sinatabi-tabing agricultural country tayo pero nag-i-import tayo, hindi ba nakakahiya yun? Sumentro ang bawat banat ni Senator Robin Padilla patungkol sa smuggling na nangyayari sa ating bansa at hindi nga nakalusot ang dalawang kawaninang Bureau of Customs sa kanyang talumpati. Bibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Kamatayan din kayo. Para sa mas marami pang balita, huwag mong kalimutan na panoorin ng buo ang video na ito at huwag mo na rin kalimutan na i-like, i-share, i-subscribe at i-share mo na rin sa inyong mga kaibigan. Nang sa ganon, ay lagi kang ma-aware kung anong nangyayari sa bansa natin. Ating hearing, okay. Maraming salamat po sa ating ina ng Senado, ang aming pong hinahangaan at sinusundan. Ating pong ginang tagapangulo, Senator Cynthia Villar, isang magandang umaga po. At sa lahat po ng kasama nating senador, Ma'am Senator Risa Ontiveros, at sa akin pong kakatipunero, Senator JB Ejercito, magandang umaga. Sa banal na pangalan po, sa siyam na putsyam na banal na pangalan ng nag-iisang Diyos, Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Mga mahal kong kababayan, ito pong pinag-uusapan natin. Alam niyo po, galing na po kami sa mga sunod-sunod na hearing, na pagdinig. Isa pong patungkol sa mga gun for hire na ang mga players ay mga dating militar at kakutsaba ang pulisya. Sumunod na hearing namin, droga na nagahalaga ng mahigit na 6 na bilyong piso na ang mga pasimuno ay mga law enforcement, mga PNP. Ngayon, hearing na naman namin patungkol sa smuggling. Mga mahal kong kababayan, saan na tayo patungo? Napakasakit pong isipin na uwi na tayo sa panahon na ang mga suspects natin at ang mga salarin ay yung nasa law enforcement. Mga kababayan, itong pinag-uusapan natin ngayon, smuggling, ibig sabihin nito, kabuhayan ng tao, kabuhayan ng magsasaka, bigas, asukal, sibuyas, tabako. Hindi ako naninigarilyo nung araw, malakas ako manigarilyo, pero pati sigarilyo. Nagbabayad naman ng tax itong mga ito, pero pinapapasok pa rin natin yung smuggling. Saan ba ho ako papunta? Dito po sa mga panukalang batas, gusto nating higpitan. Gusto nating may makulong. Alam nyo, ako ho ay nag-file ng bill. Una, para sa mga ex-military o sa mga tinatawag nating trained personnel na kapag pumasok sa pagiging gun for hire at magplano ng pagpatay sa tao, eh gusto ko na pong ibalik ang parusang kamatayan. Kami rin po ay nag-file uli
ng bill para naman sa mga pulis sa PNP na papasok sa droga ay mabalik uli ang parusang kamatayan. Ngayon, sabi nga po ng ating, pwede pong makinig itong dalawang ito sa Bureau of Customs dahil para po sa inyo to. Excuse me, busy ba kayo? Eh, baka busy kayo. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Pwede ba kayong makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Di ba kayong nahiya? Maglin tong pinag-uusapan natin, makinig kayo. Magsasaka ang mga nahihirapan dito, kabuhayan ng mahihirap na tao. Agricultural country tayo, sinatabi tating agricultural country tayo pero nag-i-import tayo, hindi ba nakakahiya yun? Law enforcement kayo. Pinamumugaran tayo ng smuggling. At hindi ako, sa tingin nyo ba, masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Mga mahal kong kababayan, asan ba tayo papunta? Asan ba natin gusto pumunta? Kaya po sana, ang hiling ko po sa ating committee ng agrikultura, dito po sa panahon namin, kung hindi man namin kayang kalusin itong smuggling, sana po mabawasan. Dahil ang tinitingnan po natin dito, ay yung mga magsasaka nating kababayan. Katunayan, ako po'y taga Nueva Ecija at ako din po ay taga Bicol. Hirap na po ang mga magsasaka. Ito po'y duktong-duktong ng problema. Merong tayong pag-uusap sa kapayapaan para mawala ang rebelde. Paano naman mawawala ang rebelde kung pinahihirapan naman natin yung magsasaka para tayo naglolokohan sa bansa na ito? Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, magtulong-tulong po tayo rito sa usapin na ito. Marami pong salamat, maginang tagapangulo.